So, yun na nga, no, mga papichudo, no. Ito na yung ano natin, bago nating boots. Dumating na siya. So, yun nga, no, kasi kung naaalala nyo, yung luma kong boots, yung speed mid-cut riding boots ko is binenta natin. So, buti naman at nabenta natin yun. Kasi, nahirapan na tayo sa ano eh. Ang hirap na niya gamitin sa ano ko, sa rear set ko. Dahil nga, matigas yun and hindi siya fit. Hindi siya maganda gamitin pag naka-rear set ka. So, binenta natin yun and bumili tayo ng bago. So, duhan, sneakers lang siya. So, pwede mo siyang suotin pang casual. And, yun, maganda naman siya. Kulay black, black-red. So, hindi nalalayo sa dark orange natin. So, tingin ko, okay naman din siya. So, tara, buksan natin. So, yung size ng paa natin no, is 42 lang. Pero ang binibili natin talaga is size 43. So may allowance tayo laging isa. Kasi makapal akong mag-medyas eh. So mahirap na ba di tayo maging komportable kapag fit yung binili natin ano, size. So ito na siya. Maganda pa yung box. So mukhang bago pa. Check natin saan makikita yung size. So wala siyang size na nakalagay sa box, no? So tignan natin sa mismo sapatos. So ito siya, no? Ganda. So ano kayang size nito? So size 43 naman siya, no? So di tayo nagkamali. Kala ko nag-anji tayo, ba't mukhang maliit lang? Ay hindi, sakto naman pala. So tama to, tama yung dinideliver sa atin. So meron siyang extra shoelace, no? Ano ba? Wala na. So tabi natin to kasi mga magaganda yung katsul. Maganda siya, no? May mga reflectorize siya sa gilid, kabilaan, reflectorize. So yung dito niya is rubber. Rubber yung dito niya, tas dito sa part na to may matigas. May matigas na part dito. So shoe protector na yun, matic yan. Tas meron ditong parang leather na ewan eh. So di mo masabi kung leather ba siya. Tapos yung ibang part niya is gamosa. Gamosa siya. So dito, velcro lang din yung lock niya. Then zipper. So ito, kung mapapansin niyo, meron siya dito yung leather na ito. So ito, para po sa ano, maging waterproof yung sapatos. So tingin ko nga waterproof nga ito. Since gawa ito sa ano, may leather part siya, tapos may goma. So ito, hindi ko lang sure kung waterproof din to. Itong likod, hindi natin sure kung waterproof to kasi may foam to eh. Pero baka nga waterproof din siya. Hindi natin sure. So malalaman natin ito kapag ano na, pag nagamit natin ito ng tag-ulan, pag naabutan tayo ng tag-ulan sa kalsada. So, ang ganda ng design niya. Meron din siya dito ng ano, reflectorize sa likod. So, ito yung ankle protection niya, no. Maganda. May design. Yung part na to matigas. So, ankle protection nga siya, no, sa buto natin sa taa. So, ang downside lang natin nito, dito since naka-rear set tayo.
Wala tayo dito ng ano. Cover. Yung katulad dun sa ano natin. Sa una nating boots na may part dito na makapal para pagsundot sa ano, sa shifter. Ah, ano tawag dun sa gear. Pangsundot sa gear. So wala tayong ganun dito. So magkakabit tayo dito ng ano ngayon. Yung cover. So meron naman tayo dyan na bili na. Magkakabit natin yung dito. So sukat muna natin kung fit nga ba sa atin. Sobrang ganda ng bago nating riding shoes and very comfortable naman siya kasi try ko na rin siya gamitin sa biyahe and okay naman. Hindi naman siya nakakangawit and hindi naman siya masakit sa paa. Yun, hindi naman siya nalalayo tignan from red to red orange. Kaya mangas tignan mga papi chulo, no? Kung nagustuhan ninyo yung video na to, please huwag nyo kakalimutan na i-like and i-share and don't forget na rin to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa susunod na content natin. So that's it for this vlog mga papi chulo, no? Scott Moto Gamer. Peace out.